Yan din sila. Kaso nga lang, may balita kanina na ito daw si Ray Vargas, eh, mandatory. Ang plano ko rin naman eh, pag nag-world champion ako, meron akong karapatan mag-amunin yung mga world champion sa team bar ko. Correct. Mark Magnifico Magsayo versus Ray Vargas, Philippines versus Mexico. Para sa unang depensa sa WBC featherweight title. Sino nga ba si Ray Vargas? Si Ray Vargas ay isang Mexican professional boxer na dating may hawak ng WBC Super Bantamweight title mula 2017 hanggang 2020. Si Ray Vargas ay nanalo sa Mexico ng 7 national championship sa amateur. Nakakuha ng gold medal sa Pan American Championships noong 2009. Nakipagkompetensya noong 2009 sa World Championships, subalit natalo laban kay Luke Campbell sa first round. Noong March 2014, lumaban sa Pinoy na si Sylvester Lopez. Sa second round ay bumitiw ang Pinoy na matinding left hook at ipinatikim ang unang knockdown sa karera sa boxing. Sa 7th round, si Sylvester Lopez ay nagtamo ng knee injury at di na nagawang magpatuloy sa 8th round. Noong September 2015, si Ray Vargas ay na-knockdown sa 2nd round ni Manuel Gonzalez sa isang malakas straight sa mukha. Ito ang pangalawang beses na bumagsak ni Ray Vargas sa buong karera sa boxing. Noong February 2019 ay muling natikman ang lona sa pangatlong pagkakataon. Kagaya ng ginawa ni Sylvester Lopez noong 2014, bumato ng left hook ang Venezuelan boxer na si Franklin Manzanilla na nagresulta sa knockdown. Paano na lang kung ang kamao ni Mark Magsayo ang tumama sa mukha ni Ray Vargas? Sa tingin niyo ba, makakatayo pa siya kagaya ng natamo ni Julio Ceja? Ceja and Mark Magsayo is knocked out! Boom! He was up. Padrong with venomous intentions, but bang! Look at that! Right on the button, he was out cold and then a sharp right hand and... Noong February 2017 ay napanalunan kay Gavin McDonnell ang bakanting WBC Super Bantamweight title bilang majority decision. Naidepensa ni Ray Vargas ng 5 beses ang corona sa Super Bantamweight title bago umakyat sa featherweight division. Lumaban sa kapwa Meksikano noong November 2021 na si Leonardo Baez. Dinumina ng mas mahabang si Ray Vargas ang laban at nanalo bilang unanimous decision. Tumako naman tayo kay Mark Magsayo. Simula ng pumirma sa kontrata si Mark Magsayo sa MP Promotion ay nagsimulang magsanay sa legendary trainer na si Freddy Rhodes upang ipalish ang mga galaw, turuan ng boxing techniques para maging isang ganap na complete fighter. Ang MP Promotion ay full support kay Magnifico Magsayo upang maging ganap na world champion sa darating na panahon. Hinasa at ikinasa sa mga matitigas sa dibisyon. Tinalo ni Magnifico Magsayo ang Mexicanong si Roberto Hermosillo at ang battle-tested na si Pablo Cruz. Pinatulog ang veteranong dating world champion na si Julio Ceja at tinalo sa isang brutal na one-punch knockout sa 10th round. Ang panalo kay Julio Ceja ay nagdala para maging WBC mandatory challenger sa featherweight division laban kay Gary Russell Jr. Ipinakita ni Mark Magsayo kung paano lumaban ang mandirigmang Pinoy sa ibabaw ng lona.
Bumitiw ng malakas na kamao na tumama sa balikat upang maparelsa ang kanang kamay ni Gary Russell Jr. sa unang quarter ng laban. Nanalo bilang majority decision ang Magnifico ng Pinas at naging isang kampyon sa Featherweight Division. So, clearly, whatever. Panoorin natin ng ibang anggulo. Klaro-klaro na tumama ang kanang kamay ni Mark Magsayo sa balikat ni Gary Russell Jr. Silipin natin ang kanilang boxing record. Si Mark Magnifico Magsayo ay may 24 fights, 24 wins, 16 wins via knockout at undefeated. Si Mark Magsayo ay may 67% knockout win percentage ratio, 26 years old, 5.6 inches ang height, 6.8 inches ang haba ng galamay, at 9 years bilang pro boxer. Sa kabilang banda, si Ray Vargas ay may 35 fights, 35 wins, 22 wins via knockout at undefeated. Si Ray Vargas ay may 63% knockout win percentage ratio, 31 years old, 5.10 and 1 half inches ang height, 17 and 1 half inches ang haba ng galamay, at 11 years bilang pro boxer. Lamang si Magnifico Magsayo sa power at mas bata. Samantalang si Ray Vargas ay mas matangkad, mas mahaba ang reach at mas madaming laban o experience. Si Ray Vargas ay makamay, malimit na kadistansya sa kalaban upang magamit ng reach para maisagawa ang opensa. Umaatake at tagbibitiw ng long range punches upang makapuntos ala amateur style. Ginagamit ni Ray Vargas ang mabilis na mga paa upang maiwasan ang mga paparating na pag-atake ng kalaban. Ano sa tingin nyo, makakaya bang talunin ni Magnifico Magsayo ang higante at ang mahabang Mexican boxer? Mag-comment at pag-usapan natin. Kung di pa kayo nakasubscribe sa Munting channel ko, mag-subscribe, i-like, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa bagong video ko. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.